Alam mo, hindi lang meron ang utak ko, di meron kang bayad. You see? That's Cavite. Huwag ko'y hindi isang naging nardong puti. Wala rin na mong Rebilla sa Senado ngayon. Legendary figure. Si Nardo. Ewan ko kung meron ngayong katapat. Wala na niyang lilito ng ganitong kagiting na lalaki sa Cavite. Ikasampung araw ng ikasampung buwan ng taong 1971 nang patayin ng mga awtoridad si Nardong Putik. Pinagtad ng bala si Nardo sakay ang kanyang pulang kotseng Impala. Matapos ang putukan, 60 balang ang binilang sa kanyang katawan. Dito nagwakas ang buhay ni Leonardo Manisio, ang most wanted man sa Pilipinas noon. Dito din isinilang ang alamat ng anak ng Putik, ang tinaguriang Robin Hood ng Cavite na nakilala sa pangalang Nardong Putik. Straight ang buhay ni Nardo noong una. Sundalo siya, anak ng magsasaka. Gumaraw na ang kanyang tatay doon noon. Natutulog ng puro putik ang paa. Kaya binansagan na puti. Nang patayin ang mga magnanakaw ng baka ang kanyang amang si Juan Putik, tinalikuran ni Nardo ang pagkasundalo at naghiganti siya. Isinapelikula ni Revilla ang buhay ni Nardong Putik. That triggered him to do banditry. Yung mga vengeance sa ginawa niya rito sa yung sa pangapumatay sa kanyang magulang. Unang sumulpot si Manisio sa limelight bilang isa sa mga assassin sa Maragondon Massacre, kung saan pinatay ang Maragondon mayor na si Severino Rillo at ang kanyang chief of police. Una sa listahan ng suspect, si Nardong Putik. Yan, una'y ginamit siya ng politiko sa Maragondon Massacre. Siya ang isa sa mga nabilanggo tungkol doon. At ang gumamit sa kanyang politiko ay alam ng lahat ng lalawigan ng Cavite. Ang mastermind umano, si dating Senador Justiniano Montano, katunggali sa politika ni Cavite Governor Dominador Camerino, na siya namang kaalyado ng pinaslang na mayor. Mismong si Defense Secretary Ramon Magsaysay ang namahala sa kaso. Ayon sa confession ng isa sa mga hitmen, 14,000 pesos ang ibinayad sa kanila para sa trabaho. 38 stab wounds ang tinamon ng mayor, ang kanyang chief of police, pinugutan ng ulo. Inaresto si Montano. 1954, pinawalang sala ng korte ang senador, ngunit si Nardo ay sinentensyahan. At mula noon ay magkalaban na ang dalawa. 95 years old na si Montano. Retirado na sa politika ang dating kingpin ng Cavite. Nardong Putik, just a question mark. Notorious ang Cavite sa karahasan, maging panahon pa ng mga Kastila. Binansagan ang lugar na La Madre de los Ladrones, Mother of Thieves. Nang matapos naman ang pangalawang digmaan, nagkalat ang mga iniwang arsenal ng US military. Naging kuta ang Cavite ng tulisan, magnanakaw at smuggler. Lubhang madugo ang labanan ng mga politiko. Halos magkaubusan sila ng lahi at karaniwan ang karahasan sa eleksyon. He was a thief. My son was governor then of the province. And that fellow, you know, tried to terrorize Cavite. And naturally, my son was the governor. I helped him to put down your thieves like him. Then nagsasalita si Montano na hindi pa isinisilang ang tatalo sa kanya. Sabi ng tatay ko, isinilang na ngayon, matatalo ka na. July 1955, nakatakas sa bilibid si Nardo. Tinanggal niya ang nakawan ng baka na palasak noon, habang naging takbuhan siya ng mga taong api. At dito, siya'y kumita ng protection money. Kasi talaga namang lahat ng lumapit sa kanya, hindi niya pinahihindian. Kumbaga sa kwan niya, isusubo na lang, basta may hihingi pa, ibibigay niya pa rin. Pinapatay niya talagang basura. Masasaman talaga. Pero pag mabubuting tao at pinatayin mo, galit po siya yan. Araw ng eleksyon,
November 1957, napatay ang PC Provincial Commander, Lieutenant Colonel Laureano Maraña at ilan sa kanyang mga tauhan. Maging si President Garcia ay nakiramay sa pamilya ng mga napaslang, ang suspect, si Nardong Puti. Sinuyod ang kabiti ng mga tropa ng Army at PC. May 1958, nagkaroon ng barilan sa kiskisa ng bigas. Tinamaan si Nardo sa noo at kyan. Yung Sergeant Matados, matagal kong nakakausap siya lagi sa shooting. At sinasabi niya, siya mismo ang bumaril kay Nardong Puti. Nung mapasok nila yung bigasan, siya mismo bumaril ng M14 sa katawan. Baligtad si Nardong Puti. Kita ng mga PC binabaril, yung mga bala lumilihis. Or tumatama, bumabagsak lang. Or minsan biglang kaharap nila nawawala. Ngunit galos lamang ang kanyang tinamo at nang inaresto, binuksan pa ang polo upang ipagmalaki sa lahat. Siksikan ang korte nang dinggin ang kaso. Sinentensyahan si Nardo ng 2 life terms, 182 years. Nakaposas ang kamay at paa nang ilabas siya sa korte. Balik National Penitentiary ang tulisan. Halos 10 taon din doon si Nardo. At nang malapit ng maparole dahil sa good behavior, tumakas siyang muli. Isang buwan bago idaw ang eleksyon. Bumalik sa dating kuta at dating gawi. Mahuli siya ng ating mga otoridad. Either natatakot or ipinipikit ang mga mata. At hinayaan na lang na ganyan, na nakaligaw sa lalawigan ng Cavite, na hari ng mga sindikato, nakakasakay pa sa jeep ng military, nakakasakay sa jeep ng PC, at kaibigan siya ng lahat. At ang lahat ng mga alkalde ay halos sumasaludo sa kanya. February 10, 1971, muling na-headline si Nardo. Inakusahan siya sa pagpaslang ng 2 NBI agent na nag-iimbestiga ng marijuana plantation sa teritoryong kontrolado niya. Dito na lamang tunay na naging seryoso ang pamahalaan sa pagtugis ng Nardo. It was the unwritten code of the law enforcement. If you get us, we'll get you also. That was his mistake. Tinaasan sa 50,000 pesos ang reward sa ulo ni Nardo. Ang kahuli-huli ng panayam ni Puti ay ibinigay niya kay Max Buwan, reporter ng Daily Mirror. Sinundo siya ng isang tauhan ni Nardo. We were still in the highway. He asked me to blindfold myself. Si Max Buwan? Kamusta ka, Max? Di pa kami nagtatagal doon sa Nipahat, and people were already shouting, you know, Commander, Commander! So we went out of the Nipahat. True enough, there was this blue Mustang car, Ford Mustang. And the great Nardong Puti came out in his salakot. And you could see how people really received him like an idol, no? Itinanggi ni Nardong may kinalaman siya sa pagpatay sa NBI agents. Sinabi niyang magsusurrender siya kay Pangulong Marcos, basta't pangalagaan ang masang umaasa sa kanya. Yung nangangalisag balat ko rito dahil ibang klase. You know, mahal talaga siya ng tao. You know, imagine kung lahat na Cavite later on. Magiging politiko sana si Nardo. Hindi malayo dahil magaling siya makitungo sa tao. Ngunit wala ito sa kapalaran ni Nardo. Mainit ang NBI sa kanya. Gayunman, halos 8 buwan ang dumaan bago nila inabutan si Nardo. Napakahirap hanapin si Nardong Puti. That explained it took us 8 months. Tinatago siya ng mga Kabiteño, hindi umalang kung saan talaga siya maaaring makita. Hanggang dumating ang isang magandang development. Until finally, ito to the credit of former Governor Rimbuja also, he coordinated with us, he gave us valuable information that I will say lead to the killing of Nardong Puti. Constitutional Commission delegate noon si dating Governor Remulla.
Nako, napakaraming baril yan. Mga EK, merong mga Armalite, lahat na ng klaseng baril nasa kanya. Noong dinesisyon na namin with the MBI na itong si Sinardo ay kailangang mahuli, ay inipon ko lahat ang mga NBI, yung mga tutulong sa NBI, na marami ron yung mga tauhan namin, na walang aalis ng bahay ko. Sapagkat oras mismo umalis, maaaring mag-leak, maaaring makarating kay Nardo. Dumating si Attorney Remulla sa NBI, so he talked with the Director Bagarin. Sabi nga niya, we received information that Nardo Putik will be meeting somebody the following morning, ano? So kulang ako ng tao. I was managed to assemble about 9 people, including me, yun ang sinuha namin. Weekend. So we went to Remulla's place about 9 o'clock yata in the evening. There we planned ang positioning ng mga tao. Mating na yung ating mga tauhan, sinabi sa akin, sir, doon ho natulog sa Alapan Segundo. Meron hong bubayan doon. Sa huling gabi ni Nardo, kapiling niya ang kanyang pangalawang asawa. Ayun nga, parang naging lambing siya sa amin at sinundo yung anak niya dito at si Don natulog sa amin. From Remulla's place there, Imos, we moved to Alis at about 3 or 4 o'clock in the morning. Kaya meron nga doon siyang kausap na tao, kaya maaga siyang bumangon. Ngayon, tinanong ko kami ng NBI kung saan daw nag-agahan. Sabi ko sa amin, salo-salo pa nga ako kaming mag-anak eh. Pagkakain pa nga, pinaliguan pa yung kapatid kong bunso. Yung traffic na nanggagaling sa Cavite City, paglampas ni Nardo, paglabas daw sa Nabileta, ay kinatnayin doon. At yun namang dito sa bandang malapit sa Josephine Restaurant, ay sinara naman. So dumadaan si Nardo ng halos yan na lang. So he's driving. So binuka na namin dito sa Josephine yung aming sakyan. We saw the red Impala car, ano? Hinabol na namin yan. At nag-side by side yung aming sasakyan. We move him to stop, pero wala na, bumunod siya. He started driving. Ano yung baril? Magnum. Medyo old ang baril pa namin, no? There were some, may Armalite, ano? Pero mostly, kwan? Shotgun, outmoded. Mahina. Ay nga, siya magnum. Pero miskina, madami naman kami. Sabay-sabay ang putok. I ordered sa fire, sunod-sunod na. Nagtakbuhan itong mga MBI na aming mga kasama. At nagtakbo agad sa akin, halos buhatin ako na sabi, tapos na. Eh nalimutan na si Nardo iniwanan doon sa Pampang, sa tapat ng Josephine. So pinabalik ko yung mga tauhan. Sabi ko, dalhin niyo yung bangkay, dalhin niyo yan sa PC headquarters. At kinakailangan, nasa otoridad ang bangkay niyan para maprobahan nyo na talagang iyan ay patay na. Ngunit may mga nagsasabing hindi ito ang totoong nangyari. Yan ang official version. Meron namang isang sekretong version, yung version na mystical. Kasi may nakaaway doon si Nardo Putik na isang mabigat na politiko sa Cavite at hindi sila magkasundo eh. Na dating actually magkaibigan yung dalawa. Ito nangyari, parang nakuha nila yung simpatya nung kanang kamay ni Nardo Putik mismo. So yun ang nag-tridor kay Nardo Putik. Ganito rin ang pangyayari. Nakita nila, lahat kasi ng anting-anting, merong Achilles heel na tinatawag, merong kasukat, may weakness. May mga paniniwalang hindi matatamo ng Pilipinas ang kalayaan mula sa Espanya, kundi sa anting-anting ni General Emilio Aguinaldo. Ang pagkamacho ng mga Kabitenyo ay nakakabit sa matinding paniniwala sa mga agimat at anting-anting. At sa kasaysayan ng Cavite, wala na marahil na mas macho pa kaysa kay Nardong Putik. Paano ba talaga siya binawian ng buhay? Ang misteryo sa likod ng anting-anting ni Commander, susunod sa People. Nang ihatid si Nardong Putik sa kanyang huling hantungan, 28 taon na ang nakalilipas, halos buong Cavite ang dumating. Ngunit hindi mailibing-libing ang alamat ng kanyang mga agimat.
Hanggang ngayon, nananatiling misteryo para sa marami ang kanyang pagkamatay. Eh, Senador Putik, alam na hindi tinatablan ng bala, hindi tinatablan na ng man-made weapons. Pinainom daw yan, yaya nung mga, nung kanang kamay niyang uminom. May lasong pa raw yung alak eh, pero hindi raw, nahilo lang na konti eh. Pwede na rin, siyempre sabog ang anong niya. Eh, hindi eh. So, anong bang nangyari? Anong bang talagang... Dito pinukpok dito sa ulong to. Pero nung nakatalikod daw, Senador Putik, biglang pinalo ng sanga ng mangga, sanga ng punong kahoy sa ulo. Eh, nag-collapse na. Pagkatapos, binaril na. Pag, siyempre, pag wala ka ng willpower, pag unconscious ka na, yung anting-anting mo, hindi natataka, aandar eh. Ngayon, siyempre, wala nang malay sa kena. Pinilabas yung kotse na isinakay siya. Pag dapat doon sa ano, hindi niya nalaman, nagpaputok sila. Di kaya nangyari sinabi doon na natambangan. Sa lugar na ito. Palabas lang yun. Palabas lang nila yun. Pero sa Josephine Papi na tayo nalila. Marami na akong nakausap sa Cavite ng mga mag-aanting-anting. Yung iba, malapit ka na doon Putik. Yan ang sinasabi na tunay na beso. Sa dami ng tropang humahabol kay Putik, tila no match sila sa iisang tao. Maraming information na itinatago nga siya ng mga tao na siya ay nawawala, no? Na he could disappear. Really? Pag nakatuntong daw sa Putik, disappear siya. Nagiging invisible siya. Ganyan ang mga stories that we gathered. At saka magaling din siyang bumaril. Hindi iisa ang agimat ni Nardo. Iba-iba. Depende sa pangangailangan. Oh. Isang kutsara sa bawat isang araw. Pitong araw na sunod-sunod. Ngayon, hindi ko kanyang anting-anting na pinakamabisa. Yung bata, kinuha sa labang tiyanong yun. Yun ang sabi niya. Yung bata, kinuha sa tiyanong ina, nilagay sa grapo niya. Pito sa tiyan ng babaeng mistress niya or nobya niya ay 66 days old na. Pinatay niya yung nobya niya, kinuha niya yung fetus. Inistarta niya yung ritual niya, Good Friday. Bago, 7 consecutive Fridays after, dinadasalan niya yan. Bago, yun, nagkaroon na ng power para magkaroon siya ng invulnerability o kabal. Hindi tinatabla ng mga patalim at bala. Pero pag mula sa pag-uwi mo, hindi ka na maliligo, kaya may aso ka na. Walang ligo-ligo. Yun ang sabi niya, yun ang sabi niya. Pero nasaksihan ko nga eh, nakita ko rin sa kanyang ano sa ano eh, sa kanyang kubo sa munting lupa. Akala kay buro eh, akala kay burong ano eh, pala bata yung nasa loob. May naiiba ding aura si Nardo. Dahil ang lalaki may tanga ng anting-anting ay may karisma, tinatawag. So na-attract, hindi lang babae, pati lalaki, lahat ng tao na-attract, may power. So doon ko nakita, napansin ko yung mata niya, mailap. Well, yung kumikisap na diamante na iba-ibang kulay, yun ang outstanding talaga sa kanya. Na every time, doon ako napapatingin. Kasi kumikisap na gano'n eh. Napakalaki. Malaki, oo. Yun yata, kala ko ngayon ang anting-anting. Minsan naman ay basta na lamang nagdi-disappearing act. Ba, ewan ko, paano yun? Andoon sila sa terrace namin, nakaupo siya, kalong-kalong niya, maliit. Maliit yan, kami na andoon. Andoon lahat yung mga ano niya. Mamaya mga konti, ito na isang truck na malaking PC na andoon, nakaupo. Hindi ka pinakabo, lampas yung mga PC. Pag alis na mga PC, umalis na. Umalis na siya. Yung orasyon niya naman, ang alam ko dyan, yung orasyon niya, ginagamit niya sa tagabulag. Ibang power niya, yung tagabulag, yung invisibility. Na pag binanggit mo yung orasyon na yon, mawawala ka, hindi ka makikita ng kalaban mo. Nakikita lang namin siya pag alas 6, talagang nagdadasal ho. Ano ho eh, Latin. Latin noong dasal nung ano niya, bawat ano niya. Maraming nagsasabi na yung mga paring Jesuita, may dala raw libro. At dyan na nagkaroon ng mga orasyon-orasyon sa Latin, yung mga mantra ng Latin na ginawa ng mga anting-anting. I think we have to tell the people that there is no such anting-anting. It shattered the image of the bounded anting-anting o agimat o nagang puti. No match, maybe, to the power of good against evil. Kalokohan yun. You know, I'm a man of intellect. Mga nakaw na sandali lamang na naging hari ng Cavite, si Nardo.
Mahirap. Mahirap dalhin. Yung panagwa, mahirap dalhin. Busy na nga harin Cavite eh. Ako, mahirap ngayon magtitigil sa bahay kung magkataon nga naman at madali siya. Di kasama at sa mga pamilya niya. Hindi ka mapanatag. Bawat ano, konting kaluskos, nakaano ka agad. Ganun. At nakita mo yun? Nararamdaman namin sa kanya yung konting bawat tumahaw lang aso, balikwas agad yan. Ganun. Sinisilip niya kung ano yun. 2 taon lamang ang junior ni Nardo nang siya'y mapaslang. Hindi na niya nakilala ang kanyang ama. Kahit mas pa nag-iinip eh. Pa nag-iinipan ko siya pero yung mukha wala eh. 2 silang junior. Nasa Saudi ang panganay. Hanggang dikit kami niya, lupag ko. Hindi siya nagkukwento na ng tungkol sa tatay. Kalimutan mo na yun. Mahirap ang buhay ng tatay. The lesson here says is that crime does not pay. In the end. In the end, whether you are hailed as a hero, as long as you are committed wrongdoing against our society, you have to pay a supreme penalty for that. So this is a lesson to our society. Sa panahon ngayon ng internet at high-tech na bagay, tila unti-unti nang naglalaho ang paniniwala sa anting-anting. Kung tutuusin, para kay Nardo at sa ating lahat, ang tunay na kapangyarihan ay nasa lakas ng iyong paniniwala. Balik natin mga kaibigan, let's talk to some psychics. Let's have 2 dashing congressmen na pinarangalan ng Asia Week. And pag-usapan natin showbiz, politics at kung ano nagaganap sa buong mundo. Please don't go away, magbabalik kami. Please welcome our guests, starting with our psychics, si Felix Fojas. Hi, Felix. Hello. Please give me 3 naman major predictions that you have for Y2K. Well, sunning positive para wag tayo kabahan. For one, I think the Philippine economy will improve in 3 to 5 years' time. Ang tagal. Okay. Tapos. Pero siguro, the road to recovery will start, hopefully, by next year. And part of the Marcos wealth will be returned. I thank God naman. Return to whom pala? Baka sa kanila mabalik. The country. Sa atin. Sa atin. Tapos, sa show business. The current administration might not last. Ay, wag naman yun. Bad yun. O, ano yung sa ano nat? Sa show business. Show business, maaring merong mag-transition, meaning die, you know? Na actor, comedian, tsaka isang singer-actress next year. Okay. Alex? Yes. This is Alex Angeles. Hi. And yours is what? I do palm scanning and tarot card reading. Okay. As well as other forms. Oh, anong mangyayari? Kasi di ba papasok nga ang Year of the Dragon? Mm-mm. So magandang senyales ba yan sa Pilipinas? Actually, meron yes ka bang and no. Ay, aray ko. Okay. Yes, in a sense that there will be more clarity in the political stance of the government, especially in the economic and political issues. But no in a sense because I fear that in the Year of the Dragon, another Asian power might start pushing around the smaller ones and the international scene. I would say, as I talked with Mar and Mike a while ago, is that pag-ingat sila dapat sa China. Okay. Kaibiganin na lang natin sila. Diba? Para hindi well, depende kung... Dahil sa Spratlys kaya yan? Doubtful. I think they would feel confident that they can push around. Okay. Because what about the show business? Show business, well, there will be a situation wherein an ex-love from the past, na mga 14, 15 years ago, magkakasama na sila sa showbiz dati, would probably get married around March or April. Okay. Ganun katagal, 14 or 15 years ago? No, actually, ganito yun eh. It's a love story eh. Nagkaroon sila ng pairing noon. Okay, naudlot. And a certain actor, you know, lumabas siya sa, na masyadong, ano siya sa, what you call this, sa love life niya. Oo. And the woman went another way, no? Okay. But I have a, you know,
happy ending naman yan. Happy ending, they will come back together. Okay. And they would, there will be a marriage. Really? Yes. Okay. Around March, April. Kilala natin yan? Oh, kilala, yes. Kilala. Okay, what about for you? Hi. Sorry, this is, ito si Lou Andrade. My gift, I'm a natural born psychic. I'm an aura threader. Like, okay. I read the energy that surrounds you. Oh, sandali, ah, bago i-introduce ko muna sila. Okay. Bigyan mo ako ng aura nila. Of course, we have my favorite Congressman Mar Rojas. Dahil kinakapatid ko siya. And kahit na 28 na ako, ang mommy niya to this day, nireregaluhan pa rin ako pag Christmas. Hello, Ninang Judy. And of course, this is Congressman Mike Defensor. Hi. Silang dalawa po ay pinarangalan ng Asia Week as sila yung parang for the Philippines, sila yung dalawang congressmen or politicians to watch out for sa Y2K. And silang dalawa lang ang napili from the Philippines. All the rest from mga Malaysia, Indonesia, Thailand, and all congratulations. Thank you very much. Okay, anong aura nila? Si Mar single pa hanggang ngayon. Actually, I read his aura a while ago. Okay. Oh, nakakatakot dito. There's someone in his life right now that is contemplating of entering a serious relationship. Wow. It's just that meron lang mga barriers kung ano yung in-expect ng mga tao sa paligid niya. Naku, Mar. Yun. Si JR ba yun? Hindi, balita ko si K.A. eh. Ako na yun. Sige, Mar. Puro salita ka lang. Okay, what about kay Mike? Ako na loka audience Mike ko, sorry. Mike and I go a long way. Yes. Magkasama kami sa UP before. Okay. And before he ran for Congress, I saw him winning. Okay. So, he would still have a very, very dynamic life in the political scene. And let's just say na, he's someone that people should watch. All right. Okay, ang question ko for both of you, itong main concern ng so many of our viewers, will there really be a wage hike na hinihintayan ng napakarami? Can they look forward to that sa Y2K, Mar? Tungkol sa wage hike, well, itong hinihingi nga no, na pagtaas ng minimum wage ng ating mga mamamayan ay sa kasalukuyan tinatalakay dun sa aming Committee on Labor. At lahat po ng mga pananaw, ng mga manggagawa at pati na rin sa yung tinatawag na unorganized labor sector, yung department mismo ng labor and employment, yung mga employers confederation, lahat po yun ay iniipon lahat ng kanilang mga pananaw. At siguro sa lalong madaling panahon, yung Committee on Labor ay makakapaglabas na ng kanilang findings. Ako naman, in addition lang, I let Mar speak on that because si Mar ang aming majority floor leader, so they'll be the ones to set the trend, no? But we filed also a resolution for the wage hike. Pero one of the things that we have to also push is yung workers' benefit. Now, while yung wage hike is also a pending issue, marami kasi mga benefits ngayon na hindi na po-push eh. So we also have to push for that. Mar, yes. Masasali ka raw sa kabinete. Magiging Secretary of Education dito, ka na raw. Anong cabinet dito? Iiwan mo ba talaga ang Kongreso? And will you join President Estrada's cabinet as the replacement of Brother Andrew sa Siguro tanungin natin si Felix. Anong nararamdaman niyo? Will he be part of the cabinet? Wala tayong kinalaman dyan. Do you feel that he will be... Siguro si Alex. Alex, nararamdaman mo ba? Will Mar be leaving Congress or will he stay put? You see, it will be a pity kung aalis siya sa Congress. Oh, huwag ka na umalis daw. Titingnan natin. Mag-senator ka na lang, kakampanya kita. Yeah. Thank you. Ligawan mo ako. Sinabi na namin yung sa kanya. Ano yun? I'm sorry. I told him, excuse me if I'll mention a name. No? I told him, ano ba yung naging rank ni Lauren Legarda? Sa niya, why? Because I see you going to take that place. Ikaw yon. Magna-number one ka. De, baka sa newscast lang. More when we come back, please. Don't go away. Thank you very much to Food Magazine and Metro. Available na ho in all your favorite bookstores, groceries, and everywhere else. Can I have a recap from you, Felix? For the year 2000 lang. Besides 2000? What you have said already. Aside from what you've said, for the whole Philippines sana. China might invade Taiwan. Mm-hmm. Dami nating workers sa Taiwan. Okay. More accidents, air, land, sea. Air. Condolences sa lahat ng mga, di ba? Sa
yesterday, Asian Spirit, yes. Well, may mga volcanoes pang mag-explode. Earthquakes, cleansing yan eh. Pero later on, mag-improve naman ang state ng Philippines. Eh. Chris, okay. Ang next president, maaari, babae. No? Ang next president natin, babae. Yeah. Wow. Madadagdag lang kasi nabanggit ng ating mga psychics, yes, no, na China is going to be an issue. Oh. Tama yan, Chris, no? Kasi yung China, it's the only other superpower, the only other country with sufficient resources na pwedeng tumapat sa Amerika. Sa Amerika. At tayo naman, Pilipinas, napakaliit nating bansa dito sa Asia Pacifica, no? Ang pagpasok, for example, ng China sa GATT-WTO, ibig sabihin, yes, yung mga produkto ng China, oo, kakompetensya nga na natin ngayon, no? So, kaya nagwala sila sa Seattle dahil doon. Kaya maganda sana na para sa atin, sa bagong siglo, magsama-sama tayo, magtulong-tulong tayo. Kasi kung hindi tayo magtutulungan, walang mangyayari sa Pilipinas. Quick words from you, Alex? Well, the development would definitely come in. Yung people's initiative ni President Erap would be... positive naman. Would okay. be positive, but I only hope that he would be a little bit careful with his health. Health. No synthetic drugs, please, para sa kanya. Okay. Huwag na magpapayat siguro na synthetic. Okay. Maraming salamat po sa JBL Furniture. At least let's look forward. Sabi mo, may magandang love story. Sa iyo naman. Sa economy, no, magkakaroon tayo ng problema sa trade, sa balance in trade. Pero ang magiging magandang nakikita ko sa Pilipinas, magiging sentro tayo ng talino talaga. Eh. Okay. We would be making and raking in money from the brains of Thank you, Lou. Yes. Salamat, Mar. Salamat, Mike. Good luck to both of you. Si Mike nagbihis pa naman. Oo nga eh. I hope talaga. Kailan ba next election natin? 2001, di ba? Senator Mar. Okay. Thank you very much. Okay. Bye, everybody. Tomorrow, Bong Revilla, Senator Ramon Revilla, and Jolo Revilla. Bye. Circles live a life of solitude till we find ourselves a partner, someone to relate to. Then we'll slow down before we fall down. We got stars. Just seen Today with Chris. The Queen of Daytime Talk will be back tomorrow at this same time. Several community discussions and forums to get more awareness about breast cancer, and not just for the month of October. To get more information or to seek one-on-one advice, you can reach them at 510-204-6496. For Bleeding America, I'm Marie Mortier in Berkeley, California. Aside from the tons of candy and cute kids all dressed up, scary ghouls and goblins come out for Halloween. And when it comes to the Philippine scary folklore, one Filipino-American knows them all. Peachy Mathias has more. He's seen monsters and ogres. He's dealt with the unseen. It's a scary job, but someone's got to do it. Studying the supernatural is what Felix Fojas does for a living. And then later I had my own psychic experiences, and I developed healing powers, mm-hmm, and I became a psychic warrior and an exorcist. And I've handled a lot of cases, both in the Philippines and here in the States. His interest began as a child growing up in the Philippines. My aunts and my grandparents used to tell me tales of tikbalangs and supernatural creatures. Fojas has encountered several of them. The first one was a devilish-looking creature. I saw this small man, seated on the anthill, bearded, with piercing red eyes, and he looked at me and I froze. Both hideous and cute critters come out this time of the year. They sprout up like these headstones to scare the daylights out of Halloween revelers. But there is a difference between Halloween here in the U.S. and in the Philippines. Halloween, first of all, is celebrated on November 1st, All Saints Day. And instead of asking for a trick or treat, Filipinos go to the cemetery to pray for their loved ones. Whether told through decorative pieces or through serious studies, Fojas says the belief in the supernatural has increased. For Bleeding America, Peachy Mathias in Burlingame, California. Pinagdalunan ang tanong na yon. Inungkat na mga paham at pantas ang nakaraan para hanapin ang kasagutan. Subalit tumakbo ang kasaysayan ng walang malinaw na sagot.
Ngayon ay tila hindi na tayo ginugulo ng tanong na yon. Pero alam na ba natin kung sino tayo? Ano ba ang pwede nating pagmalaki bilang isang lahi? Ano ang kahinaan at lakas ng Pilipino? Kung alam natin ang kasagutan, bakit hindi natin gamitin ito sa pagkaplano ng pambansang kaunlaran? Hindi ako sigurado sa sagot, kaya hinanap ko ito sa kanayunan at sa kabundukan, sa Banahaw at sa Cagayan, sa mga magsasaka at sa mga sekta ng pananampalataya. Samahan niyo ako ngayong gabi sa pagtuklas ng kasagutan. Tahanan ng mga diwata, kanlungan ng mga inaapi, silungan ng mga rebelde, bulkan ng kababalaghan. Ito ang bundok Banahaw para sa mga pamilyang nakatira dito. Panahon pa ng Kastila nakilala ang Mount Banahaw bilang milagrosong bundok at tahanan ng mga katutubong sekta. Si Agripino Lontok ang pinagmulan ng mga sekta sa Banahaw. Dahil pinagbawal ng simbahan ang ibang relihiyong taliwas sa Katoliko, tinugis ng mga Kastila si Agripino Lontok. Dito sa bundok na ito, nagtago si Agripino. Ang sabi sa kwento ay nung unang tao nagpunta rito na sinugo ng espiritu si Agripino Lontok, ay binigyan ng mensahe sa pamagitan ng santong boses na naririnig niya, yun ang nagturo sa kanya kung saan yung mga sagatang lugar. Ang ilog ng Santa Lucia ay isa sa mga tinuturing na sagradong lugar. Marami nang may karamdaman ang umano'y napagaling ng tubig dito. Banahaw ay hindi lang bulkan kundi sagradong bundok. At maraming himala nang nangyari doon. Lalong-lalo maraming sakit na nalagnasan dahilan sa tubig ng Banahaw. Ayon sa mga researchers, naniniwala ang mga taga-Banahaw na may kaugnayan ang sagradong bundok sa kasaysayan ng Kristyanismo at Jerusalem sa Middle East. Kung bakit naging sacred ang Banahaw ay ganito. Noon daw panahon ni Christ, di ba, na-crucify siya at hindi siya inaccept na Messiah ng mga Jews, ng mga Hudyo, nag-decide daw ang God na ilipat ang part ng Jerusalem, ng Holy Land, sa ibang bansa. Kasi hindi na nga defiled na yung land na yun, hindi na sacred eh. Nag-turn against Messiah. So ang napili, Philippines. May 20 kilalang mga lugar o pwesto ang tinuturing na engkantado sa bundok Banahaw. Hindi lang mga pangkaraniwang tao ang nakaranas ng hiwaga sa mga kuweba rito. Kung tutusin, hindi kailangang maniwala ka na mahiwaga ang bundok para maranasan mo ang kahiwagaang ito. Pagpasok ko doon sa Under the Falls, I felt warm. No? Kasi alam ko laging malamig yon, pero this particular time, ay hindi malamig, ano? Warm. So nagtaka ko doon. Ako, I was ready to get out right away. Tapos nung ako aalis, sinabi sa akin, nung meron ko narinig na boses, ang sabi, huwag kang magmadali. Kami ang sumusubaybay sa iyo. Tapos lumayan ako ngayon sa paligid ko, sino yung salita na yun? Wala ko nakita na yung unang ano, malayo sa akin. Pero narinig ko yon, huwag kang magmadali. Kami ang sumusubaybay sa iyo. At first, akala ko nanggaling lamang sa imahinasyon ko. Then I realized, I don't think in Tagalog. I think in English. At saka I don't use the sumusubaybay. Sa akin, alien word yan eh. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin nun. Hindi nakapagtataka na nagsulputan sa bundok Banahaw ang maraming sekta na naniniwala sa mga aral ng Kristyanismo na sinangkapan ng mga paniniwala sa daigdig ng mga engkanto. Siguro higit na isang daan ng mga sekta doon at lahat sila ay Kristiyano. Ngunit hindi sila Katoliko. Most of them are Christian spiritists in the sense na
tinatanggap nila ang espiritu at nagkumukuha sila ng mga mensahe galing sa espiritu. Pero they are Christian-based because they all believe in Christ. Isa sa malalaking sekta sa Banahaw ay ang Suprema de la Iglesia del Ciudad Mística de Dios na matatagpuan sa Dolores, Quezon. Ang Ciudad Mística ay matagal nang pinag-aralan ng mga religious scholars at social scientists mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Napaka-refreshing na may mga grupo pa kagaya ng Ciudad Mística na sanay silang magbayanihan. Yung buhay nila, very close-knit sila na hindi naman sirado sa ibang tao kasi yung napaka-hospitable nila. Hindi kulto ang Ciudad Mística. Ito'y isang kultura ng bayanihan, isang indigenous religion. Isang katangian ng kulto ay ang pagka-malihim. Sarado ang kulto sa mga hindi miyembro at masigasig mang akit. Kabaligtaran ang mapapansin natin sa Ciudad Mística. Bawal ho sa amin ng mga akit. Si Suprema Isabel Suarez ang kasalukuyang namumuno ng Ciudad Mística. Anumang araw ay pwede siyang dalawin. Kapuna-puna ang dami ng mga taong nagsisipunta at nakikitira sa Ciudad Mística. Mga turista, mga estudyante, mga osisero at mga peregrino. Lahat ay bukas palad na tinatanggap ng Ciudad Mística, isang kaugaliang katutubong Pilipino. Ang amin hong pagkaunaway, ang samahang ito ay sa Diyos at ang Diyos ay makapangyarihan. Siya nakakaalam ko sa kanyang kagustuhan ko sino ang gusto niyang tipuni sa loob ng kanyang bakuran. May mga dumadalaw sa Ciudad Mística na ang pakay ay magpagamot. May mga nagpupunta rito para sumangguni sa mga nagagrado o numerologist tulad ni Aling Melesha. Titingnan niyang kung anong numero. Limbawa, 11 ang numero. Ayan o, ibig sabihin, ginuhuin at may maling. Ganun. Ginuhin at mayaman. Ibig sabihin, hindi kayo mayaman. Iigaan yung buhay. Kung 27 naman, sulong ang inyong kabuhayan. Isa na ring laboratorio ng pag-aaral ang Bundok Banahaw at Ciudad Mística para sa mga estudyanteng interesado sa katutubong reliyon at kaugaliang Pilipino na ngayon nanatiling buhay sa mga sekta rito sa Banahaw. Daan-daang estudyante na ang dinala rito ng Ateneo Theology Professor na si Father Vitaliano Gorospe. Lahat ng mga mag-aaral dinala ko doon, tuwang-tuwa sila, no? Sapagkat hindi lang bagong karanasan ito, kundi meron palang maraming kababayan na mas malapit sa Diyos kaysa itong mga Katoliko. At maraming nagsasabi na Katoliko sila, pero hindi naman sinagawa sa buhay nila. Hindi rin nililihim ni Suprema na pati mga politiko at opisyal ng gobyerno ay dumadalaw sa kanya para isang guni sa kanya ang kanilang mga problema. Bago sila maghangad, mga politiko, bago sila maghangad ng kanilang gustong kakandidato sila kung anong gusto nilang posisyon, bago sila maghangad ay kung magsimula, nakikipag-intindihan din sa amin. May kasabihan na ang hindi nag-iisip ng masama ay hindi naghihinala dahil wala silang hinihinala ang masamang motibo sa sino mang lumapit sa kanila. Bukas ang pagtanggap ng mistika sa kahit sino. Iniiwasan namin yun ang makipagtalo. Ano man yung uri ng samahang makituloy dito sa amin, tinatanggap namin, pinaubaya namin kung ano kanilang paniniwala, kung ano kanilang gustong gawin. At ang amin ang pagtingin sa kanila para din kapatid sa pangalan ng Diyos. Kaya hindi ho kami pagbubuhatan ng pagtatalo. Para sa ating tagalunsod na nabubuhay sa takot, ligalig at kawalang tiwala sa kapwa, nakakatuwang isipin na buhay pa rin ang kagandahang loob at kumpiyansa sa kapwa sa ating mga kababayang taga-Banahaw. At ang maganda nito'y ang kanilang kagandahang loob ay sinusuklian ng kabutihang loob. Wala pang nababalitang tagalabas na nanggulo sa Ciudad Mística. Isipin na lang natin kung ang kagandahang loob ng mga tao rito'y tutularan ng buong bayan. Bago pa dumating ang mga Kastila, ay meron na tayong reliyon.
meron na tayong sinasambang Diyos at meron din tayong mga pare na ang tawag ay mga babaylan. At daig pa natin noon ang feminismo ngayon dahil babae ang mga pare noon. Pinagpapatuloy ng Ciudad Mística ang tradisyon ng pagkakaroon ng babaeng pare. Bagamat meron silang mga lalaking pare, mas lamang ang bilang ng mga paring babae. Panahon na ho yata ngayon ang mga kababaihan. Tulad ng importansyang binigay ng ating mga ninuno sa kababaihan. Kinikilala ng Ciudad Mística ang mahalagang papel na ginampanan ng kababaihan sa kanilang samahan. Kung tutuusin, sa bagay na ito ay mas abante ang kanilang pag-iisip kaysa sa ating mga tagalunsod. Kami ilang